But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng record sa US politics si Kamala Harris na nagmula sa Indian at Jamaican heritage. Bago may deklarang panalo bilang bagong vice-presidente ng Amerika, siya ang unang black woman na naging attorney general sa California noong 2010, 2016 nang manalo sa senatorial elections at naging pangalawang black woman na naging US senator. Sa kanyang victory speech noong Sabado ng gabi sa Delaware kasama si Joe Biden, kinilala ni Harris ang ambag ng kababaihan sa pagtataguyod at pagtitiyak sa karapatang makaboto. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulder. At sa pag-upo sa pangalawa sa pinakamakapangyarihang pwesto, sinabi nito na susundan niya ang naging yapak ni Biden noong ito ay naging vice-presidente ng Amerika. Nangako siyang magiging katuwang ni President-elect Biden sa mga isyung kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng pagsugpo sa pandemya, pagpapalakas ng ekonomiya, paglaban sa systemic racism, pagresolba sa climate crisis, at paghilom ng bansa matapos ang isang divisive election. I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama. Loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.